Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay ating papasadahan ang lahat ng naging standard games between Super Grandmaster Ian Nepomniachtchi ng Russia versus Super Grandmaster and World Chess Champion Magnus Carlsen ng Norway. Ayan, kasi may nag-request na, Coach, baka pwede mong i-analyze ang lahat ng naging standard games between Magnus and Nepo. Kaya interesting nga naman, ano? Kasi nga, sila ang maglalaban for World Chess Championship this year. So, may nagsasabi na lamang daw si Nepo sa standard. Meron namang nagsasabi, lamang si Magnus. Ano ba talaga ang totoo? Sino ba ang lamang sa kanilang standard na naging labanan magmula dati hanggang sa ngayon? Kaya yan ang ating aalamin. At pasimulan natin sa unang game nila, European Youth Chess Championship na ginanap sa Peninsula, Spain. Ang time control ay standard. Ayan. Noong mga panahon na yan, magkasing edad kasi sila, no? Pareho silang pinanganak ng 1990 at pareho silang wala pang titulo. Mataas na rating, oh. Under 12 years old, si Nepo 2306 na. Ang taas, pang FIDE Master na. Tapos si Magnus naman, 2214, mataas na rin. Okay, so tingnan na kagad natin. Puti si Nepo, black si Magnus. Nepo played E4, Magnus played Knight F6. Aba, Alikin's defense pala si Magnus noong araw. Ah. Nag E5, nag Knight D5, nag Knight F3, nag D6, nag D4, nag D takes E5, nag Knight takes E5, nag G6 ang idea, magpa-fianchetto, develop, nag Bishop C4, develop lang din, nag C6, extra support sa Knight, nag Knight C3, grabe ang opening ni Nepo, ah, sharp ah. Hindi pwedeng kumapture kasi nga may Bishop takes F7, matchas ka agad. Ang ginawa, nag Bishop E6, ba interesting din. Then nag Castle, nag Knight D7, so para ma-neutralize yung Knight sa E5, at ang ginawa dito, nag Queen F3. Ganda ng linya ni Nepo ah. Parang tipo laging pasugod eh, no? Ang ginawa, nag Bishop G7, nag Rook E1, develop lang, support yung Knight sa E5. Then nag Castle, nag Queen G3. Ano idea ng Queen G3? Extra support sa Knight. Bukod doon, gustong mag Queen H4, mga ganong idea, no? Then Bishop H6 para ma-exchange ang dark square. At dito, nag Knight takes E5, nag D takes E5, nag Knight takes C3 na sinabay-sabay na. Nag Queen takes C3, nag Bishop takes C4, nag Queen takes C4, at dito ay nag Queen D5. Ayun. So dito, good move yung Queen D5 na yan. Equal ang evaluation. Ang ginawa ni Nepo, para may laban-laban, para medyo may balagbagan pa, nag Queen E2. Matapang si Nepo, umiwas. So dito kasi, kung ka-capturing ang Queen sa D5, capture, pabor sa black eh. Pero equal pa rin naman ang evaluation. Yun nga lang, may Rook AC8, makokontrol ng black yung C5, baka ma-pressure ang puti. Kaya tama lang yung desisyon ni Nepo na umiwas, nag Queen E2, at dito, nag Rook AD8, nag Bishop G5, ayan, develop, may pressure sa E7, nag Queen E6 para depensahan, nag Queen E3, uy, pasimple oh, naninibat, nag B6, binarhan, nag A4, ayan, para may pamwersang A5, babasag sa queen side, at ang ginawa dito, nag Rook D5, ang ganda rin, good move, may tempo attack sa E5, ang ginawa, nag Bishop F4 para hindi makapture, hindi bumagsak yung E5, then nag Queen F5, pasimple lang din, may threat sa C2, nag Queen E4, hinarangan na, nagamunan ng Queen to Queen, at sa pagkakataong ito, si Magnus naman ang umilag, Queen D7, ayoko, kanina, inahamon kita, ayaw mo, ngayon, o diba, parang ganon. Ang ginawa, nag C3 para walang Rook D4, yan, ingat-ingat lang, tiniriple na ang baterya sa D-file, then nag H3, nagpasingaw, prophylactic lang din, baka mamaya maiwanan yung back rank, eh, may pasingaw na. Ang ginawa, nag Queen E6 ulit, nag Queen E2, nag Rook D3, ayan, paunti-unti lang, pa-improve-improve lang, nag A5, ayan, para magparamdam na ng pressure sa queen side, nag B5, ayan, para solido pa rin, then nag A6, isinalaksak na yung pawn sa A6 para may pawn wedge at maipit yung pawn sa A7, potential na matarget yan, at dito, nag C5, then nag Queen E4, grabe yung mga tsaga-tsaga, no? Queen E2, tapos lilipat, Queen E4, then hinarangan, nag Queen D5. Meron kasing balak na mag Queen B7 eh. So may pressure sa E7 nga naman, then sa B5. Kaya hinarangan ni Magnus, nag Queen D5. Nag Queen takes D5 na, nag Rook 3 takes D5, and then nag Rook A5.
So dito naman ay magkakaalaman naman ngayon ang Caracas pagdating sa endgame naman ng usapan. Ang ginawa, nag-c4 para may proteksyon ang b5, then nag-king f1. King must be active dahil endgame na, dapat ilapit na yan paunti-unti. Nag-e6 para maiwasan yung mga baka mamaya makatiming ng push ng e6 ang puti. Nag-bishop e3, ayun. Sabi ko na, di ba, tinarget yung pawn sa a7. Nag-rook 8 d7 para depensahan, then lumipat bishop d4 para tumibay naman yung pawn sa e5. Nag-bishop f8, so hanggang dito equal pa rin ang evaluation. Nag-rook b1, ang ganda ng rook b1. Matapos masarhan ang sentro, eh dito naman gagawa ng pintuan para mag-b3, makapasok ang tore, makapanggulo-gulo. Ang ginawa, nag-bishop e7, nag-b3 na nga, basag. At nag-bishop d8, okay, yan daw ay alanganing tira. Pag rook a2 kasi, ang evaluation na lumabas, tumalon ka agad sa decisive positional advantage sa puti. Ang ganda kasi, irritated yung c4, oh. Imagine niyo po, pag na-exchange, pwedeng mag-rook b7, pwede ring mag-rook b8, tapos tipong babagsak yung pawn sa c4, may mga rook a4, mga ganon, paki-imagine niyo lang po. So may ganon. Ang ginawa na lang dito ni Magnus, abba, sa pagkairita niya na may pressure sa b5, may pressure sa c4, tinagpas na yung bishop sa d4, sa inis. Kasi, tingnan nyo mangyayari ha, halimbawa kung kumapture sa b3, rook takes b3, bishop e7, rook a5, ayan o. Alanganin kasi yung b5 pawn eh. So, ito pinagpalagay ko lang, kung mag b4, rook takes d5, ayan o. So, anong gagawin, anong pipiliin? Pag kumapture ng pawn, dito naman kakapture, tapos b5 na, b6 na, diretso na. Kapag naman tore pinangcapture, may bishop takes a7 naman. So rook d1 checking e2, rook a1, then capture, rook takes a6, bishop e3, lamang pa rin ng isang buong pawn ang puti. Mabigat yan, tapos same color bishop pa, wala na. So dito sa pagkairita ni Magnus, eh wala, kinapture na lang niya, rook takes d4, c takes d4, nagpush c3, then nag b4. Ayaw hayaan ni Nepo kasi mag b4 kasi si Magnus magiging bato yung c3 eh. So kaya nag b4, then nag bishop g5. Para magkaroon ng way na ma-save yung c3 pawn, nag-rook d1, dinipensa ng d4, nag-rook c7, nag-rook c2, nag-bishop e7, at dito nag-d5 na, diretso na kaagad, break sa center. Ang ginawa, nag-bishop takes b4 at hinayaan na lang ang puti na maka-d6. Kasi kung ang kakapturein ay ang pawn sa d5, may rook takes d5 eh, tapos mapipitas din yung pawn sa b5. Tapos may rook b7 pa, mapipitas pa yung pawn sa a7. So, kaya dito, ang ginawa na lang, bishop takes b4, nag-d6, established na nga lang talaga ang pass pawn ni Nepo, nag-rook c8, at ang last shot, na rook b1, dito ay naparesign na si Magnus. Gravacious pala ang kanilang unang standard game, no? Naunahan ni Nepo si Magnus. Matindi na rin yung tournament na yan, ha? Kasi European Under-12 Championship yun, eh. Kinolekta na lahat ng malalakas na under 12 players dyan, kaya malakas na rin yung event na yan. Okay, at sa torneyong ito, ang nag-champion dyan ay si Ian Nepomniachtchi, pang-anim lamang si Magnus Carlsen. Okay, so ganun po, bawat laban nila ay papasandahan din natin kung ano yung naging standing nila sa torneyong kanilang pinaglaruan. Okay, at bago tayo lubusang magtapos sa video na ito, ay ating unang pasandahan ang naishare ni former world champion Jose Raul Capablanca na quote. Ang sabi niya, "To improve at chess, you should in the first instance study the endgame." Ayan. Kasi nga, pag nagsisimula ka pa lang para mag-improve ka, dapat ang malaman mo muna yung pinakadulo. Ano ba ang mangyayari sa dulo? Para may kinalaman yun sa gitna at sa una. Okay? Ano yung mga dulo? Halimbawa, pawnless endgame muna. Mga pawnless endgames. Ano ibig sabihin ng pawnless endgames? Yung mga endgames na walang pawn. Sa madaling sabi, kung papaano magmate ng rook and king, papaano magmate ng dalawang tore, papaano magmate ng queen and rook combination, and then paano magmate ng bishop pair, papaano magmate ng knight and bishop. Ayan. So alamin muna lahat ng mga pawnless endgame. Dapat malaman mo yung mga theoretically drawn endgame. Yung mga ganong tema, tabla pala yun. O kaya winning, o kaya losing. Ayan. Pag na-master na yung pawnless endgames, then lagyan mo naman ng mga pawns. King and pawn ending. Ayan, rook and pawn ending. Minor pieces and pawn ending. Queen ending. Ayan.
So hanggang sa padagdag ng padagdag, dahil kapag master mo ang end games, may kinalaman ang ano eh, ang pag-decision mo sa middle game eh. Natatanong mo na eh kung ano yung maiiwan eh. Ah, ganyang pawn structure lamang ang puti diyan. May ganyan ka ng ideas eh. Kapag ka ganito natira, tabla yan. Kasi master mo na yung dulo eh. So sa gitna pa lang, sa latag pa lang, may kinalaman yon. Kaya pag matibay ang endgame foundation mo, matibay ang middle game mo. Nakaka-epekto yon. Okay, maraming salamat po sa inyong matigang panonood. At sana natuto kayo dito sa game na ito. At kung kayo ay natuto, pahit naman po ang like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa game na ito, paki-comment nyo na lang po sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.